Kinidnap ni Grinch si Santa Claus. Si Santa Claus ay nakatira sa Ho-Ho-Ho Valley sa North Pole, kung saan may nakatayong isang malaking kastilyo, kung saan gawa ang mga laruan. Ang kanyang mga trabahador ay pinili mula sa mga Ryles, Nooks, Pixies at Fairies na kasama siya. At ang lahat ay palaging abala hanggang sa dulo ng taon at kasunod. Sa isang banda ay ang dakilang gubat pula. At sa kabila ay nakatirik naman ang malaking bundok na naglalaman ng kuweba ng Grinch. Galit si Grinch sa Pasko at kinaiinisan si Santa. Ngayon, huwag mo nang itanong kung bakit. Wala talaga nakakaalam ng dahilan. Maaari sigurong wala lang siya sa tamang pag-iisip. Maaari sigurong baka masikip lang ang kanyang sapatos. Pero iniisip ko na ang maaaring tunay na dahilan sa lahat ay maaaring maliit sa normal ang kanyang puso. Nakatira si Grinch sa kuweba kasama ang asong si Mark. Isang araw, namili siya para mamalengke kasama si Mark. Sa pagdaan sa Ho-Ho-Ho Valley, nakita niya ang ilan sa mga pamaskong palamuti. Dahil malapit na ang araw ng Pasko, kaya sinabi niya, "Ano ba yan, Mark? Sobra na ito! Ang mga palamuting papasko ay nakakairita na talaga! Walang tigil akong iniinis tuwing kapaskuhan, talaga naman! At yan ay dahil kay Santa Claus! Ruff! 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 Tama ka dyan, Mark. Wala naman tayo magagawa dyan. Ruff! 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 Anong minumungkahi mo, Mark? Sa palagay mo, posible kaya nakidnapin si Santa? Okay. Tama ka. Mabuti subukan natin. Alam naman ng lahat na habang si Santa ay nasa Ho-Ho-Ho Valley, siya ay protektado ng isang force field na ginawa ng mga fairies, Ryles at Nooks para sa kanya. Pero sa Paskong gabi, kapag inilabas na niya ang kanyang mga reindeer para ikutin ang buong mundo, dala ng kanyang sleigh ang mga regalong para sa mga bata, ito lang ang pagkakataong nakita ni Grinch para makuha siya. Kaya, nagplanong mabuti si Grinch at hinintay ang bisperas ng Pasko. Kinabukasan ay andyan na ang Noche Buena at naghanda na ang salbahing si Grinch sa kanyang plano. Alam ko na kung anong gagawin ko! Tumawa nang nanggigigil si Grinch. Ang buwan ay kuminang ng maputi sa kalangitan. At ang niyebe ay kumikintab sa lupa. Naglatigo si Santa at siya ay mabilis na lumabas palabas ng kanilang valley at papunta sa palibot ng mundong ibabaw. Ang malaking sleigh ay punong-puno ng mga sakusakong laruan habang tumatakbo ang kanyang mga reindeer. Ang ating masayahing si Santa ay nagalak at pumito at kumanta sa tuwa. Dahil sa kanyang masayang buhay, ito ang kaisa-isang araw ng taon na pinakamasaya. Ang araw, nareregaluhan niya ng mga kayamanan mula sa kanyang paggawaan ang mga bata. Alam ng mga reindeer kung ano ang kailangan sa kanila. At nagmadali silang tumakbo palayo na ang mga paan nila'y nagmistulang din na tumatama sa lupang nababalot ng niyebe. Nang biglang, isang tali ang humati sa liwanag ng gabi at may isang malaking panali ang biglang lumapag at umikot sa gitna ng katawan ni Santa Claus. At bigla itong humigpit. Bago pa siya makakilos o makahingi ng tulong, hinaglit siya mula sa kanyang upuan sa sleigh at gumulong siya una-ulo sa tumpok ng niyebe. Habang nagpatuloy ang mga reindeer sa pagtakbo, walang alam sa nangyaring pagkuha sa kanilang driver. Ang nakakagulat na pangyayari ay sandaling nagpahilo sa matandang si Santa. At nang makuha na niya ang kanyang wisyo, ay napagtanto niyang ang salbahing si Grinch ang humaltak sa kanya sa niyebe at nagtali sa kanya ng mahigpit gamit ang maraming rolyo ng lubid. Matapos ay binitbit niya ang nakidnap na si Santa papunta sa kanyang kuweba, kung saan kinadena siya sa mabatong pader at hindi makatakas. Ang tawa ni Grinch habang nagkakaskas ng kamay ng may masamang tuwa. Ano ngayon ang gagawin ng mga bata? Alam ko na, magsisiiyak at nagsisigaw at magwawala kapag nalaman nilang walang mga laruan kinabukasan ng Pasko. Nagawa ko ng mapatigil sa wakas ang Kapaskuhan! Ngayon, sa inaasahan na sa Paskong gabing iyon, dinala ni Santa kasama niya sa sleigh si Nutter ang Ryle, Peter ang Nook, Kilter ang Pixie, at ang munting fairy na nagngangalang Whisk.
ang kanyang apat na paboritong katulong. Ang mga maliliit na nilalang ay malaking tulong sa kanya sa pamamigay ng mga regalo sa mga bata. At nang nangyari ang biglang paghaltak sa kanilang amo mula sa sleigh, sila ay mahigpit na nakasiksik sa ilalim ng upuan kung saan ang malakas na hangin ay hindi sila maabot. Ang mga maliliit na immortal ay walang alam na nakuha si Santa hanggang sa lumipas ang matagal niyang pagkawala. Pero sa huli, kanilang napagtanto na hindi na nila naririnig ang kanyang masayang tinig at ang amo na madalas kumakanta at sumisipol sa biyahe, ang katahimikan ang nagsabing may masamang nangyari. Ang munting si Whisk ay sumilip bahagya mula sa ilalim ng upuan at nakitang wala na si Santa. At walang sino man ang nagmamaneho ng sleigh. Wow! Sigaw niya. At ang mga usa ay sumunod at marahang huminto. Sina Peter, Nutter at Kilter ay nagsitalunan palabas ng upuan at tumingin sa likurang bakas na ginawa ng sleigh. Pero si Santa ay milya-milya na ang layo nang mawala. Anong gagawin natin? Kinakabahang tanong ni Whisk. Lahat ng tuwa at kalikutan ay nawala sa kanyang munting mukha dahil sa malaking kalamidad. Kailangan nating bumalik kagad at hanapin si Boss! Hindi, hindi! Kapag nagtagal tayo at bumalik pa, wala nang matitirang oras para mahatid ang mga laruan sa mga bata bago mag-umaga. At ikalulungkot yun ni Santa higit pa sa kahit ano! Sigurado akong salbahing nila lang ang kumuha sa kanya. At ang plano niya ay upang sirain ang Pasko. Kaya, ang una nating gagawin ay dapat maihatid natin ang mga regalo. Pagkatapos, hanapin natin si Santa. Ito ay mabuti at magandang plano. Kaya si Peter ang Nook ay tinawag ang mga reindeer. At ang mga matapat na hayop ay muli na naman tumakbo palayo. At dinaanan ang mga burol at lambak, mga gubat at kapatagan, hanggang marating na nila ang lugar kung saan natutulog ang mga bata na nananaginip ng mga regalong matatanggap kinaumagahan ng Pasko. Ang mga munting nila lang ay nananatili sa kanilang misyon na kahit natutulungan nila si Santa sa karamihan ng kanyang paglalakbay, ang kanilang kaibigan ay laging nangunguna at nagturo sa kanila. Pero ngayon, kailangan nilang gawin ang trabahong ito ng sila lamang at hindi nila kilala ang mga bata ng katulad ng si Santa. Kaya't hindi maiiwasan na magkaroon ng mga kakatwang pagkakamali. Nang matapos na nila ang trabaho, pasikat na ang araw. At ang mga laruan ay naihatid lahat. Kaya bumalik na sila sa Ho-Ho-Ho Valley. Ang mga munting magkakasama ay nag-isip kung paano ililigtas ang kanilang boss. At napagtanto nila na kailangan muna nilang malaman kung ano ang nangyari sa kanya. At malaman kung nasa na siya ngayon. Nang biglang, sa isang tambak ng yelo, nakita nila na pinapanood sila ni Santa at papalapit ng papalapit. Pagkatapos, ay nagtipon sila sa paligid niya at nagtanong ng nangyari. Ho 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 ho! Maligayang Pasko mga kaibigan! Huwag magalala, ako'y ligtas! Inakala ng salbahing si Grinch na yun na masisira niya ang Pasko sa pagkuha sa akin. Pero hindi niya alam na ang Pasko ay hindi tungkol sa akin o sa mga regalo. Ito ay patungkol palagi sa regalo ni Jesus at ang pagbabahagi ng kaligayahang idinudulot niya sa puso nating lahat. Si Grinch ay sinusundan si Santa at nakikinig ng patago. At napagtanto niya ang kanyang pagkakamali. Siya ngayon ay sumakay sa sleigh at sumama sa selebrasyon ng Pasko kasama sina Santa, Riles, Nooks, Pixies at Fairies. We wish you a Merry Christmas! We wish you a Merry Christmas! We wish you a Merry Christmas! And a Happy New Year! Wakas. Ang Prinsesa ng Tagsibol. Noong unang panahon, may isang buwan na ang pangalan ay Moonlow na nag-iikot sa mga lupain ng buwan. Nang bigla niyang makita ang magandang higante ng mundo na tinatawag na Terra. Si Moonlow ay na-inlove sa kanya. Siya ay bumaba sa mundo galing buwan. Lumuhod siya sa harapan niya, may hawak na malapunong bulaklak at inalok siya ng kasal. Labis ang pagkahanga ni Terra sa kanya. Siya'y ngumiti. Nanalo si Moonlow sa kanya. Ginawan siya ni Moonlow ng isang kahanga-hangang palasyo sa tabi ng malaking ilog. Ito ang pinakamagandang palasyo sa mundo. Tuwang-tuwa si Terra. Di nagtagal, ipinanganak ang sanggol ni na Terra at Moonlow.
ang giant hermit ay dumating upang pagpalain siya at inihayag ang pangalan ng sanggol, Princess Spring. Tuwang-tuwa si Terra at Moonlow. Habang tumatanda ang magandang prinsesa na si Spring, maraming mga maniligaw ang bumibisita, ngunit wala siyang natitipuhan sa kanila. Napakasaya niya na nakatira siya sa kanyang palasyo kasama ang kanyang mahal na ina. Isang araw, dumating si Sunshine, ang higanting araw, upang hikayatin siya. Nang makita siya ni Princess Spring, siya ay namangha dahil si Sunshine ang pinakagwapo na lalaki na nakita niya. Isang magandang araw, magandang Prinsesa Spring. Ako nga pala si Sunshine. At napunta ako sa iyo upang hingin ang iyong kamay para ikasal. Ang Prinsesa Spring ay biglang nalungkot. Oh, matipunong Sunshine. Hindi ko kayang iwanan ang aking nanay dahil mahal na mahal ko siya higit na kanino man. Ipagpatawad mo. Umalis si Sunshine. Kinaumagahan, pagkasikat ng araw, bumalik muli si Sunshine sa palasyo. Oh, magandang prinsesang Spring. Maaari ka ba magpakita? Noong marinig niya ang boses, lumabas agad si Prinsesa Spring. Ako'y nagagalak na makita ka. Ako rin ay nagagalak na makita ka, prinsesa, at hindi ko kayang lumayo sa'yo. Ngunit naiintindihan ko ang pagmamahal mo sa iyong nanay, kaya naman nakapag-isip ako ng isang kasunduan. At ano naman iyon? Pakasalan mo ako. Sumama ka sa aking kaharian. Manatili ka sa akin sa loob ng 9 na buwan. At ang natitirang 3 buwan ay kasama mo naman ang iyong ina. Napangiti si Prinsesa Spring dahil nagustuhan niya ang mungkahi ni Sunshine. Pumayag naman siya at idinaos agad ang kasal. Pagkatapos ng kasal, nagpaalam siya sa kanyang mga magulang at umalis siya kasama si Sunshine. Ilang araw pagkatapos ng kasal, sinabi ni Moonlow kay Terra, "Mahal ko, panahon na para bumalik sa aking kaharian upang alagaan ang aking mga nasasakupan." "Pero paano naman ako?" "Mahal, matagal ko nang sinasabi sa iyo na sumama ka na sa akin pero hindi mo naman ginawa. Hindi mo gustong lisanin ang iyong lugar." "Totoo, hindi ko talaga gustong lisanin ang mundo. Hihintayin kita dito." Niyakap nila ang isa't isa at umalis na si Moonlow. Siya ay nag-iisa. Nagpasya siyang maglakbay sa malalim na kagubatan. At doon lumitaw si Frost. "Maligayang pagbabalik, Terra. Matagal na nung huli kang lumabas sa iyong teritoryo. Sino ka?" "Sister, hindi mo ba ako nakikilala? Ako si Frost. Oh well, ang tagal na nating hindi nagkita. Hindi ako masyadong umaasa sa iyong alaala. Tsaka, nandito ako para sakupin ka. Ngayon, manigas ka!" At nabalot si Terra ng yelo at nanigas. "Ngayon, akin ang mundo!" At biglang nabalutan ang mundo ng yelo. Nabigyan ng kaalaman si Moonlow dahil sa kanyang matalinong ministro. Sinabihan niya ang kanyang ministro na magpatawag ng pagpupulong kasama si Sunshine. "Sir, kailangan mong kitain si Sunshine ng patago para hindi malaman ni Frost ang inyong pagpupulong." Tama ka." Nagbigay na suhestyon ang matalinong ministro. Maya-maya, inilipat ni Moonlow ang buwan at iniligay ito sa gitna ng araw at ng mundo. Magsasanhi ito ng eclipse. Nagkita sina Moonlow at Sunshine kasama si Princess Spring kalagitnaan at ipinaliwanag niya lahat sa kanila. Galit na galit si Sunshine. "Tutunawin ko si Frost gamit ang aking init." Tumango si Moonlow at tumabi sa daanan. Naglabas na matinding galit si Sunshine kay Frost. At dali-daling nagsimulang matunaw ang mga yelo. "Anong nangyayari?" Ang mga sinag ng araw ay sobrang lakas. Doon na unawaan niyang ito'y si Sunshine. "Oo na! Tigil!" "Hindi ako titigil hanggat hindi mo pinapalaya ang Terra." "Pero meron akong isang kondisyon." "Palalayain mo siya o tutunawin kitang buo? Walang kondisyon." "Oo, sige lang. Ang pagtunaw mo sa akin ay magdudulot ng baha sa buong mundo at aabuti ng mahabang panahon bago pa ito maayos." Natigil si Sunshine. "Tama siya. Tanungin mo siya kung anong kondisyon niya." Sumiklab sa galit si Sunshine. "Aalis na ako sa ngayon. Pero bawat taon kapag bumalik si Princess Spring sa iyo,
gusto ko ng pamumuno sa mundo. Sa buong 9 na buwan. Hindi yan makatwiran. 9 na buwan na malamig na temperatura ay ikapapahamak ng mundo. Ano pang maibibigay mo sa akin pag ako'y bumalik? Okay, sige. 7 buwan na lang. Saan mo naiisip ang ating bagong silang na anak na si Monsoon tutungo para sa kanyang paglalakbay? Napagdesisyon na namin na ipadala siya sa palasyo ng kanyang lola kada taon ng 3 buwan para matuto siya sa mundo at paano paulanan ito. Oh, ano ba naman yan? Isa pang sanggol? Ang sanggol ay anak ni Sunshine at Princess Spring. Okay, oo na. 4 na buwan at iyon na. 2 buwan. Tumigil kayong dalawa. Habang nag-aaway kayo, parang estatwa pa rin dito ang nanay ko. 3 buwan. Makakakuha ka ng 3 buwan bawat taon. Tatanggapin mo o iiwanan mo. Okay, sige. Magkita-kita tayong lahat sa susunod na taon. At bigla siyang nawala. Narating ni Princess Spring ang mundo at naging maganda ang mundo. Natunaw ang yelo kay Terra at muli siyang nakalaya. Ina, ako ay nagbigay buhay sa isang lalaki. Siya ang magiging higante ng mga ulan. Pinangalanan namin siyang Monsoon at siya ay bibisita sa iyo kada taon sa loob ng 3 buwan. Oh, napakaganda. Napakasaya ko, anak ko. At doon bawat taon, bumibisita si Princess Spring sa loob ng 3 buwan upang makita si Terra at para masilayan na mamukadkad ang mundo. Tapos isasama ni Sunshine si Spring pabalik at doon sumabay ang tag-araw sa mundo. Ang monsoon ay darating, bibisita at mananatili ng 3 buwan na may pag-uulan. At kapag umalis siya, darating si Frost na may dalang taglamig sa huling 3 buwan ng taon. At si Terra naman ay niyakap niya ang lahat ng mga panahon na may pagmamahal at magkasama sa ilalim niya, ang mundo ay uunlad. Ang wakas. Ang Reyna ng Niebe. Si Gerda, isang magandang babae, ay nakatira sa kanyang lola. Ang mapapangasawa niya ay nasa kabilang bahay, ang pangalay Kay. Sa pagitan ng bahay ni na Gerda at Kay ay may maliit na daanan. Si na Gerda at Kay ay nagtanim ng mapupulang rosas doon bilang tanda ng walang hanggang pagmamahalan. Laging pinag-uusapan ang kanilang kasal. Pagkatapos, araw ng taglamig, nakaupo sila sa tabi ng halamanan nang umiyak ang lola ni Gerda. Tingnan niyo! Tinitipon ang Reyna ng Niebe ang kanyang snowflakes! Nagmadaling tumungo sa bintana si na Gerda at Kay. Tiningnan ni Kay ang Reyna ng Niebe mula sa bintana at inilabas ang kanyang dila. Huwag mong gawin yan, Kay. Paano pag nakita ka niya? Sige, baka puntahan ka niya. Pagkatapos, umakyat siya sa bintana at bumalik ng kwarto niya na nasa bahay niya, sa tabi mismo ng bahay ni na Gerda. Nang gabing yon, naghahanda na si Kay sa pagtulog. Naglakad siya papuntang bintana at sumilip sa labas. Napansin niya ang kakaibang mukhang snowflake. Nakita niya ang mabilis nitong paglaki, papalaki ng papalaki. Hanggang ito'y maging ang Reyna ng Niebe. Hawak-hawak nito ang plato ng mga candy na ang tawag ay Turkish Delights. Hindi ito kayang tiisin ni Kay. Kumuha ng isang dakot mula sa plato. Habang katakawang isinusubo niya to, hinawakan ng babae ang kamay niya at hinila siya mula sa bintana papunta sa karwahe. At biglang umalis ang grupo ng kanyang mga kabayo. Tiyak na takot si Kay. Ngunit pinabagal na mga kinaing candy ang kanyang pag-iisip at pangunawa. Kinaumagahan, dumating si Gerda upang bisitahin si Kay. Wala ito dito. Hinanap niya ito sa lahat ng lugar. Tumakbo sa nayon, ginalugad ito at umiyak. Nakita mo ba si Kay? Nakita mo ba ang aking si Kay? Ngunit wala kahit isa ang nakakita dito. Walang nakakaalam kung saan ito nagpunta. Huwag naman sana siyang namatay. Pakiusap, hindi sana siya namatay. Naniniwala ako na hindi! Tumingala si Gerda at nakita niya ang isang ibong maya. Kapag naghahanap kami ng pagkain, umuupo kami sa tukbok ng bubong. Nakikita namin lahat. Makikita namin siya, maliban na lang, kung nahulog siya sa ilog. Tatanungin ko muna ang diwata ng ilog.
Maliit na bakas ng pag-asa ang lumiwanag sa puso ni Gerda. Kung nalunod siya, alam yon ang diwata ng ilog. Kaya, pumunta siya malapit sa ilog at sumigaw. Ilog! Ilog! Dumating ba si Keiko dito? Nahulog ba siya sa malalim mong tubig at nalunod? At nagpakita ang diwata ng ilog mula sa tubig na may matamis na ngiti at sinabi, "Oh, mahal kong anak, hindi, hindi pumunta dito ang mahal mong si Kay. Ngayon huwag ka nang umiyak. Kung gayon, nasan siya? Sana nga ay alam ko. Ngunit may isang matandang bruha na katira katabi ng pampang ko. Baka mapagbigyan ka niya. Ngunit kailangan mong mag-ingat sa kanya. Gagawin ko ang lahat para sa aking mahal. Pwede mo ba akong dalhin doon?" "Bakit hindi? Sumakay ka sa aking maliit na bangka at dadalhin ka ng aking mga ago sa kubo ng bruha." At naglaho na ang diwata ng ilog at sumakay si Gerda sa bangka. Ang maliit na bangka ay tinangay ng pabilis ng mga agos. Pagkatapos, nakita ni Gerda ang isang munting kubo. Isang matandang babae ang uugod-ugod na lumabas. Kuba na ang matanda. At may dala-dala itong tungkod. Naglakad patungo sa gilid ng ilog ang matandang babae. Hinuli ang bangka gamit ang kanyang tungkod at hinatak papunta sa lupa. Tinulungan niya si Gerdang bumaba. At kahit natatakot si Gerda sa kakaibang matanda, determinado talaga siya na mahanap muli si Kay. "Lapit ka at sabihin sa akin kung sino ka." Sinabi ni Gerda sa kanya ang lahat. "Nakita mo ba ang aking si Kay?" "Hindi. Ngunit baka mapadaan siya dito." Pumunta sila sa loob ng kubo. May tasa na puno ng magagandang cherry sa mesa. "Huwag ka nang malungkot, Gerda. Ang iyong pag-ibig ay makakahanap ng paraan. Ngayon, kainin mo na yung mga cherries." Habang kumakain si Gerda, sinuklay ng matandang babae ang buhok niya. Nang gininto ang suklay, bumubulong habang nagsusuklay. "Matagal ko nang nais ang apong katulad mo." Nakalimutan ni Gerda ang tungkol kay Kay. Dahil sa sumpang inilagay ng matanda habang sinusuklayan siya nito. Gusto ng matandang bruha na mamalagi siya dito na parang sarili niya. Makalipas ang ilang sandali, bumulong si Gerda. "Dito na ako habang buhay." Ngunit isang araw, habang nasa hardin, napansin ni Gerda ang mga pulang rosas. Nagpaalala ito kay Kay. Ang alaala ni Kay ang nagtanggal ng sumpa ng matanda at tumakbo si Gerda sa may trangkahan ng hardin. Tumakbo siya hanggang sa hindi na niya kaya at tumigil sa may tulay na bato. Maya-maya'y napapaligiran na siya ng mga trolls. Ang mga ito ay nagsilapitan at hinuli si Gerda. "Mataba siya at maganda at pinapakain siya ng mga buto at pulot. Tiyak na masarap yung tikman." "Maglalaro muna kami. Ibibigay niya sa akin ang kanyang guwantes at magandang damit." Isang maliit na babaeng troll na halos kasing edad na Gerda ay malungkot ang mukha na nakatingin sa kanya. Hinawakan nito ang bewang ni Gerda at sinabi, "Hindi ka nila papatayin. Poprotektahan kita." Nagtawanan ang mga trolls at nagkasundo na ibigay kay Gerda ang maliit na troll. Ipinaliwanag ni Gerda ang nangyari sa kanya, kung gaano niya kamahal si Kay at paano niya ito mahahanap. Pagkatapos nilang kumain at uminom, naglakad sila sa ilalim ng batong tulay. Sa ibabaw nito, mahigit sa 100 ibon ang nagkunwaring tulog. Nakikinig at pinanonood sila. "Nakita namin si Kay." "Saan?" "Sa karwahe ng Reyna ng Niebe." "Saan sila pupunta?" "Sa Lapland. May kastilyo ang Reyna ng Niebe doon." Nagseryoso ang munting babaeng troll. Tumango sa kanya at sinabi, "Tutulungan kitang makuha ang mahal mo." Pumunta ang babaeng troll malapit sa kanyang alaga, isang usa. Tiningnan niya ito at sinabi, "Tatanggalin ko ang tali mo. Tatakbo ka ng mabilis at dalhin mo itong magandang babae sa kastilyo ng Reyna ng Niebe. Tulungan mo siyang hanapin si Kay." Pagkatapos, pinutol ng munting troll ang tali ng usa. At si Gerda at ang usa ay palayong lumipad. Tumakbo ito hanggang makarating sa kastilyo ng Reyna ng Niebe. At doon, ibinaba niya si Gerda. "Mula rito ay maglalakad ka na mag-isa
andito lang ako pagbalik mo. Titiyakin ko na makakauwi kayo ng mahal mo ng ligtas. Naglalakad si Gerda sa labas ng matataas na kastilyong yelo ng Reyna ng Niebe. Nang biglay napapaligiran na siya ng libo-libong snowflakes na lumilipad sa paligid niya. Ito'y mga gwardya ng Reyna ng Niebe. Nagdasal si Gerda. Sobra talaga ang lamig at nakikita na niya ang sariling hininga. Lumalabas ito na parang usok mula sa bibig niya. Habang siya'y nagdadasal, padami na ng padami ang usok. Hanggang magkorteng mga munting anghel ito. Nang matapos na ni Gerda ang kanyang dasal, batalyon na ng mga munting anghel ang nakapaligid. Inatake nila ang mga snowflakes at nagsimula ang laban. Nagmadali si Gerda patungong kastilyo ng Reyna at natagpuan niya si Kay nasa loob ng mga dingding na yelo. Kay! Mahal kong Kay! Natagpuan na rin kita sa wakas! Si Kay ay halos nagyelo na. Nangangasul na mula ulo hanggang paa dahil sa sobrang pagkahilig niya sa Kending Turkish Delights. Wala na siyang nararamdaman na kahit na ano. Sa bawat oras ay pinapakain siya ng Reyna ng matamis, masama at malakas na gayuma. Niyakap siya ni Gerda. Tumulo ang mainit nitong mga luha na bumagsak sa dibdib ni Kay at tumagos sa puso niya. Tinunaw nila ang yelo na naging puso na ni Kay. Bumalik ang init ng kanyang katawan. Nakilala niya si Gerda at maligayang umiyak. Gerda, saan ka nang galing? Matagad kang nawala! Kay! Hinanap kita, mahal ko! At nahanap din kita sa wakas! At naghawakan sila. Tumatawa at umiiyak sa tuwa. Ang tapat na usa ay naghintay sa kanila. Nang paparating na ang mga ito, lumuhod siya upang makaakyat ang mga ito sa likod niya. Umuwi sa kanilang tahanan na may galak at pasasalamat, maningning ang mga mata. Di nagtagal, nagpakasal sila at namuhay ng maligaya magpakailanman. Wakas. Ang batang nagtitinda ng posporo. Talagang napakalamig ng gabing yon. Hindi tumitigil sa pagbuhos ang niyebe at halos matabunan na nito ang buong bayan sa bisperas ng bagong taon. Oh, ang napakabait kong mahal na apo. Pasensya ka na sa akin, apo, kasi kailangan kong lumabas sa napakalamig at madilim na gabi para maibenta ang mga posporo ngayong gabi. Pero, gaya ng nakikita mo, hindi ako makalakad kasi may sakit ako. Opo, Lola, naiintindihan ko po. At tandaan mo, mahal ko, makakakain lang tayo kapag may kinita ka na. Mula sa pagbebenta ng posporo, kapag wala naman, mapipilitan tayong matulog ngayong gabi nang walang laman ng tiyan. Ngayon, humayo ka na, mahal ko. Huwag po kayong mag-alala. Ibebenta ko po lahat ng posporo at sisiguraduhin ko makakabili talaga tayo ng maraming pagkain. Sige po. Sa kadiliman ng gabing iyon, binaybay niyang mag-isa ang kahabaan ng mabatong daan. Ang kaawa-awang bata, wala pa siyang 8 taong gulang, pero ulila na. Nakasuot siya ng pamandong para mainitan. Tagpi-tagpi naman ang damit niya at halos hindi na ito magkasya sa kanya. Puro galos at sugat ang mga paa niya sa kalalakad dahil wala itong sapatos. Tumayo siya sa isang sulok, umaasa na sana maibenta niya ang mga kahon ng posporong hawak ng kanyang mga kamay. Halos mabunggo siya ng mga tao, abala sa kanilang pamimili, walang pumapansin sa kawawang bata. Mahal ko, nagustuhan mo ba ang laruan na binili ko sa'yo? Opo, ina! Ang ganda ng manika! Salamat! Ang ganda din ang damit na ito! Halos mapaluhana ang naiinggit na bata. Pero hindi siya pwedeng umiyak dahil kailangan niyang ibenta ang mga posporo para makakain silang dalawa ng lola niya ng hapunan. Kaya, agad niyang pinunasan ang mga luha sa kanyang mga mata at inalok ang babae. Ale, bili na po kayo ng mga posporo ko, sige na po! Matibay po talaga ito at maganda. Hindi, di ko kailangan yan. Layuan mo nga ang anak ko.
Hindi ko alam kung bakit hinahayaan nila ang mga tulad mo na makihalubilo sa mga disenteng taong tulad namin. Tingnan niyo ang damit niya, Ina. Napakapangit. Pasensya na. Kasi ito lang ang damit na meron ako. Hindi ko problema yan. Sa pa, wala akong pera. Kung meron man, hindi pa rin ako bibili ng posporo mo. Kaya umalis ka na dyan at lumayo ka sa amin. Pero napakamura lang po ng mga ito. Hindi mo ba naiintindihan? Hindi ko nga kailangan eh. Ngayon umalis ka na o tatawag ako ng pulis. Takot na nanginginig ang bata. Muling bumagsak ang mga niyebe. Ngunit muli ay nagpatuloy pa rin siya sa pag-aalok. Maibenta lang ang mga posporo sa mga taong nagdaraan sa harap niya. Ali, sige na po. Gusto niyo bang bumili ng mga posporo ko? Mahiwaga ang mga ito. Kapag nagsindi kayo, lahat ng hiling niyo ay magkakatotoo. Hindi totoo yan. Sa mga storya lang yan eh. Pero Ali, pakiusap, bilhin niyo na kahit isa lang. Ang ilaw na ito ang magbibigay sa inyo ng masayang Pasko. Sinabi ko na nga. Hindi. Hindi ko kailangan yan. Totoo po. Kakaiba ang mga ito. Hindi ko nga kailangan ng posporo ngayon. Umuwi ka na sa inyo. Malamig dito sa labas. Hindi po pwede, ma'am. Wala na po akong magulang at may sakit ang lola ko. Wala po akong perang pambili ng gamot o pagkain para sa kanya. Gusto ko mang matulungan ka, bata. Pero wala naman akong sobrang pera dito para dyan. Baka may bibili din yan mamaya sa'yo. Sana. Sana nga po. Nagsimulang manlumo ang kalooban ng bata. Kasabay noon ang pag-ihip ng malamig na hangin na dumadampi sa patpati nitong katawan. Para bang gusto nitong higupin ang natitira niyang lakas. Ngunit dahil sa kanyang determinasyon, sinubukang muli ng bata na ialok ang mga paninda niya, pero bigo pa rin siya. At sa huli, nawalan na ito ng pag-asa. Sumalampak na lang siya sa isang sulok. Patuloy ang panginginig niya dahil sa lamig. Parang nag-iyelo na ang mga kamay at paa ko. Magsisindi ako kahit isang posporo para mainitan man lang ang mga kamay ko. At nanginginig na ang mga kamay ng kaawa-awang bata sa lamig. Kaya hindi niya kayang masindihan ang hawak na posporo. At ilang saglit pa at pagtsatsaga, nasindihan din ang isang pirasong posporo. Bigla siyang namangha. Ang posporo nagbago at naging isang bakal na kalan. At ang munting bata ay nakaramdam ng konting init. Inilapit niya ang nagyayelo na niyang mga daliri malapit sa apoy. Sobrang saya niya. Ngunit ilang saglit pa, isang niyebe ang bumagsak mismo sa kanyang posporo at namatay ang apoy. Kaya tumayo na siya at minsan pa, sinubukan niyang magbenta ng posporo. Subalit, wala pa rin siyang naibebenta ang posporo hanggang ngayon. Maya-maya, may narinig siyang boses. Kumusta ka naman, Ine? Ano ba ang mga ibinibenta mo? Mga posporo po. Bibili po ba kayo? Paglingo ng bata sa kausap, nakita niya ang matandang pulubi na nakatayo sa isang sulok at ang aso nito. Pareho silang giniginaw na sa lamig. Hindi mo ba nakikita ang palaboy lang ako tulad mo? Naku, patawad po. Kailangan ko po kasing magbenta, pambili ng pagkain ng lola ko. Kawawa ka naman. Teka, maaari mo bang bantayan ang aso ko para sa akin? Hindi naman siguro ako gaanong magtatagal. Aalis lang ako at maghahanap ng pagkain. Malay mo, mabigyan din kita ng pagkain mamaya. Talaga? Kahit paano pwede kong bigyan ng lola ko? Pero bumalik po kayo agad. Bibili pa po kasi ako ng gamot niya. Pumayag din naman agad ang bata na bantayan ang aso. At umalis na ang matanda na nangakong magbabalik din naman ito kaagad.
Hinawakan niya ang tali ng aso habang tahimik itong nakaupo sa sulok. Maya-maya, nangangatog na naman ang tatpating bata. Nag-isip muna siya saglit. Inilabas niya ang kahon ng posporo at ikiniskis sa pader. Gulat na gulat siya. Nakita niya ang isang lamesang puno ng masasarap na pagkain. May pabo, tupa, gansa, isda, mansanas at cake. Oh, sana makain ko itong lahat. Payapa ang pakiramdam ko sa lugar na ito. Aabutin na sana niya ang isang hiwa ng cake. Nang biglang mamatay ang posporo niya at kasabay noon ay nawala na rin ang lahat. Nalungkot siya ng husto sa nangyari. Tumingala siya sa langit at nagdasal. O Diyos ko, alisin niyo po ako sa kalungkutang ito. Gutom na po ako at talagang kawawa. Tulungan niyo po ako. Pagkatapos, may nakita siyang bituin na nahulog mula sa langit. Bigla niyang naalala ang sinabi ng lola niya noon. Sabi ni lola, kapag nahulog ang bituin, mayroong namatay. Malubha ang sakit ni lola. Ibig bang sabihin nun wala na si lola? Oh, mahal ako ng lola ko higit sa sino man sa buong mundo. Kumuha siya ng isa pang posporo at sinindihan. Nagulat siya nang makita niya ang lola niya na nasa kanyang harapan. Ah, lola? Kayo po ba yan? Oo, apo. Nandito ako para sa'yo. Ang munting bata ay napakasaya nang makita ang lola at natatakot din dahil nakikita niya na parabang lumulutang ito sa hangin. Huwag kang matakot, mahal kong apo. Tingnan mo, ligtas na ako at magaling na. Hindi mo na kailangang mag-alala pa sa akin ngayon. Magkukwento na sana siya sa lola niya kung paano siya nagsikap na maibenta ang kanyang mga posporong dala. Pagkatapos, namatay ang sindi ng posporo niya minsan pa at naglaho ang kanyang lola. Sa oras na to, sinindihan ng pobreng bata ang mga posporo ng sabay-sabay dahil ayaw niyang mawala muli ang lola niya. Napakaliwanag ng mga ito, singliwanag ng araw, at muli ay nagpakita ang lola niya. Tinitigan siya nito ng buong pagmamahal na nakangiti. Lola, natatakot po ako. Ayoko na po manatili pa dito. Sige na po, isama niyo na ako. Sige, apo. Isasama na kita sa akin. Akin ang kamay mo. Kinuha nga ng matanda ang kamay ng bata at iniangat siya. Unti-unti silang umangat pa itaas sa langit. Kumusta na ang pakiramdam mo ngayon, mahal kong apo? Oh, lola, ngayon, magaan ang pakiramdam ko. Hindi na ako nagugutom o nilalamig pa. Para akong lumilipad sa hangin. Muling napangiti ang matanda at sabay silang lumipad sa kalangitan. At sa oras ding yon, isang maliit na bituin ang nahulog mula sa langit. Kinabukasan, sa pagsikat ng isang bagong umaga, nakaupo sa lupa ang batang babae na hawak pa ang mga sunog na posporo. Ngunit bakas ang ngiti sa kanyang mga labi. Pinagmasda ng mga taong naroon ang kaawa-awang bata na wala ng buhay at nasa isang tabi. Nahabag ang lahat sa pagkawala ng isang buhay na nagsilbing liwanag sa lahat. Wakas. Si Snow White at ang pitong diwende. Noong unang panahon, may isang reyna na nakaupo at nagtatahi sa may bintana. Umuulan ng niyebe sa labas at siya ay nakabaluktot na umupo sa kanyang itim na panakip ng bintana. At habang nagtatahi siya, ay natusok niya ang kanyang daliri ng karayom at ang tumutulong pulang dugo ay napunta sa niyebe. Sinabi niya sa kanyang sarili, "Sana magkaroon ako ng anak na babae na kasing puti tulad ng niyebe, na may mga labi na kasing pula ng dugo at buhok na kasing itim nitong kahoy."
at nagkaroon ng katuparan ng kanyang pinapangarap. Isinilang niya ang kanyang isang anak na sanggol na babae at tinawag niya itong Snow White. Ngunit ang reyna ay namatay pagkasilang niya sa kanyang anak at di nagtagal, ang hari ay muling nag-asawa ng bagong reyna na napakaganda. Ngunit may masama siyang ugali at hindi niya matanggap ang ideya na mayroon pang maaari mas hihigit sa kanyang kagandahan. May isang mahiwagang salamin na nakasabit sa kaning silid at bawat araw ay tinitingnan niya ito at nagtatanong ng, "Salamin, salamin sa dingding, sino ang pinakamaganda sa aming lahat?" At ang sagot ng salamin ay, "Ikaw, Reyna, ang pinakamaganda sa lahat." Dumaan ang maraming taon at bawat araw si Snow White ay lalong gumaganda sa kanyang paglaki. Hanggang isang araw, ang Reyna ay tumingin muli sa kanyang salamin at nagtanong, "Salamin, salamin sa dingding, sino ang pinakamaganda sa aming lahat?" "Ikaw, Reyna, ay totoong maganda. Ngunit si Snow White ay mas higit na maganda kumpara sa iyo." Ang Reyna ay napuno ng puot at inggit. At nagpasya na mawala si Snow White sa lalong madaling panahon. Siya ay nagpatawag ng mga ngaso at inutusan niya ito na dalhin ang batang babae sa masukal na bahagi ng kagubatan at patayin at dalhin sa kanya ang puso nito. Patunay na ito ay patay na. Ang mga ngaso ay umalis kasama si Snow White papunta sa masukal na bahagi ng kagubatan at nang kinuha na niya ang kanyang patalim upang ito ay patayin ay napagabag siya sa kagandahan at kahinhinan ng batang babae na hindi niya magawang isaksak ang kanyang patalim sa puso nito. "Hindi kita kayang patayin, ngunit hindi rin kita maaaring ibalik sa palasyo at ako ay nangangamba na ang mababangis na hayop dito sa kagubatan ay kaagad kang kakainin." Iniwan niya si Snow White sa kagubatan at sa kanyang pabalik sa halip ay pumatay siya ng usa at ibinigay ang puso nito sa Reyna na naniniwala na iyon ay ang puso ni Snow White. Kawawang Snow White na habang naliligaw sa madilim na kagubatan ay takot na takot. Ang mababangis na mga hayop ay nakamasid sa kanya nang siya ay matisod sa mga punong kahoy. Ngunit hindi siya nilapitan ng mga ito. Sa paglubog ng araw ay narating niya ang maliwalas na bahagi ng kagubatan kung saan may isang maliit na bahay. Tinuktok niya ang panangga ng pintana ngunit walang sumagot. Tinuktok niya ang pinto at ito ay bumukas at siya ay pumasok. At may nakita siyang isang mababang silid na may kahoy na mesa at mga upuan na masusukat lang ang haba ng mga ito. Sa mesa ay may 7 mangkok, 7 kutsara at 7 tasa. Dahil ito ay tirahan ng 7 diwende na nagtatrabaho sa mga bukirin para maghukay ng ginto. Si Snow White ay sobrang nagutom na siya ay umupo at kumain ng kapirasong puding sa bawat mangkok at humigop ng gatas sa bawat tasa. Pagkatapos, siya ay umakyat sa itaas kung saan may isang katamtamang silid na nagkakasya lamang sa 7 maliit na higaan at siya ay natulog sa isa sa mga ito at sa di katagalan ay napahimbing ang kanyang tulog. Sa paglabas ng buwan sa langit, ang 7 diwende ay bumalik na. At sa kanilang likod ay dala-dala nila ang kanilang palaat, tiko at supot ng ginto na nakatali sa kanilang bewang na balat na sinturon. Sa pagsindi nila sa kanilang lampara sa mesa, nalaman nila na may tao sa bahay nila. "Sino ang kumain ng ating pagkain?" Oo nga! "Sino ang kumain ng ating pagkain?" Sigaw nila. Pagkatapos, ay umakyat sila sa itaas at natagpuan nila si Snow White na natutulog sa kanilang kama. "At sabihin niyo sa akin kung sino ang magandang babae na ito. Nagtataka ako kung sino siya." At nagtanungan sila sa bawat isa na may paghanga sa pagkabighani. Noon din ay nagising si Snow White at kinwento niya ang nangyari sa kanya. At ang 7 diwende ay naawa sa kanya at inanyayahan siya na manatili na lang kasama sila at maging tagapangalaga sa kanilang bahay. At pinagsabihan siya na huwag magbubukas ng pinto sa sino man. Habang sila ay nasa malayo na naghuhukay sa kabundukan sapagkat sila ay natatakot na malaman ng masamang reyna na siya ay buhay at subukan siyang patayin. Kaya si Snow White ay nanatili sa mga diwende at siya ay nag-aayos ng kanilang higaan at nagwawalis ng mga silid at nagluluto ng hapunan para sa kanila. Siya ay lubos na masaya kasama ang mga diwende at di nagtagal ay nakalimutan na niya ang tungkol sa kanyang masamang madrasta. Ngunit isang araw, ang reyna ay muling nagtanong sa kanyang mahiwagang salamin. "Salamin, salamin sa dingding, sino ang pinakamaganda sa aming lahat?" "Ikaw, Reyna, ay maganda at yan ay totoo. Ngunit si Snow White ay higit na mas maganda kaysa sa iyo. Sa malayong maaliwalas na bahagi ng kagubatan, siya ay naninirahan kasama ng mga diwende." Ang mukha ng Reyna ay nangitim sa galit sa mga salitang ito at napagtanto niya na nililang siya ng mga ngaso
At napagpasyahan niya na siya ang gagawa sa pagpatay kay Snow White. Nagbabalat kayo siya na isang babaeng mangangalakal at tinungo ang tirahan ng mga diwende. Si Snow White ay nakaupo sa may bintana na nagtatagpi sa jacket na pagmamay-ari ng isa sa mga diwende. Tinawag siya ng Reyna sa kanyang magaspang na babaeng boses. Pilihin niyo ang benta ko na butones, laso at puntas. Lahat ng mga ito ay nababagay sa iyong mukha. Namangha sa pagkakataon na makabili ng kahit anong maganda, si Snow White ay nakalimutan ang paalala ng mga diwende. Tumakbo siya sa may pintuan para buksan ito. Ang laso sa iyong dibdib ay maluwag, mahal ko. Ang sabi ng nagpapanggap na Reyna, hayaan mong itali ko ang mga ito para sa iyo. Sa pagkakataong iyon ay itinali ng Reyna ang laso ni Snow White nang mabilis at sobrang higpit hanggang sa hindi na makahinga si Snow White at natumba sa lupa na tila siya ay patay na. Humalakhak ang masamang Reyna na nagmamadaling bumalik sa kanyang palasyo. Sa pag-aakalang nagawa na niyang tuluyang alisin sa landas niya si Snow White. Kinagabihan, pagdating ng mga diwende sa kanilang tirahan ay natagpuan nila si Snow White na nakahiga sa may pintuan. Sa sandaling binuhat nila si Snow White ay agad nila nalaman kung ano ang nangyari. Pinutol nila ang laso sa kanyang katawan gamit ang kutsilyo. At sa oras na iyon ay bumalik ang hangin sa baga ni Snow White at siya ay nakahinga muli. Sinabi niya sa mga diwende kung ano ang nangyari at napagtanto ng mga diwende na ang mangangalakal na babae ay ang masamang Reyna na nagpapanggap na desidido pa rin na patayin siya. Huwag mo na muling buksan ang pinto sa kahit na sino. Nagmamakaawa sila at nangako naman si Snow White na hindi na muling uulitin ito. Nang gabing iyon, nagpunta muli ang Reyna sa kanyang salamin. Salamin, salamin sa dingding. Sino ang pinakamaganda sa aming lahat? Ikaw, Reyna, ay maganda. At yan ay totoo. Ngunit si Snow White ay higit na mas maganda kumpara sa iyo. At dahil dito, nagmadaling tinungo ng Reyna ang bodega ng kastilyo kung saan doon niya itinago ang kanyang sagradong lason. Doon ay gumawa siya ng mansanas na may lason na ang kalahati nito ay pula at ang kalahati ay berde. Ang berdeng bahagi ay maaaring kainin. Ngunit, isang kagat sa mapulang bahagi ay makakamatay kaagad. Ngayon ay muli siyang nagpanggap. Sa ngayon, siya ay nagpanggap na probinsya ng babae na may punit-punit na kasuotan at may basket na puno ng mansanas sa kanyang kamay. Sa ibabaw ng mga kumpol ay inilagay niya ang may magandang kulay na mansanas na may lason. Nakarating siya sa bahay ng mga diwende na kung saan si Snow White ay nag-iigid ng tubig galing sa balon. Ngunit na makita ni Snow White na papalapit na siya, siya ay natakot at tumakbo papasok ng bahay at ikinandado ang pinto sa kanyang likod. Pagkatapos ay narinig niya ang boses ng probinsya ng babae na nagsisigaw, "Sariwa at matatamis na mansanas!" At ninanais niya itong matikman. Kung bubuksan niya ang bintana at papanatalihin na kasara ang pinto, ay maaaring walang panganib na mangyayari sa kanya. Kaya binuksan niya ito ng kaunti at sumilip, "Patingin naman ang iyong mga mansanas!" Tinawag niya ito. Tikman mo ito! Magandang binibini! Ito ang isa sa pinakamasarap! Ang sagot ng Reyna habang hawak ang may lason na mansanas. Habang may pag-aatubili si Snow White na kunin ito, nagsalita ang babae, "Huwag ka nang matakot na kainin ang mansanas na ito! Tingnan mo! Hahatiin ko ito! Isa sa'yo at isa sa akin!" Sinimulan niyang kainin ang berdeng parte ng mansanas at ibinigay ang mapulang parte ng may lason kay Snow White na hindi na makapagpigil kumagat. Ngunit, maya-maya, sa paglagay ng mansanas sa kanyang bibig, ay bumagsak siya sa sahig at namatay. Sa gabing iyon, ang Reyna ay nilinis at hinaplos ang kanyang salamin at nagtanong, "Salamin, salamin, sa aking kamay, sino ang pinakamaganda sa balat ng lupa?" "Alam natin ang kagandahan kung sino siya. Wala na ngayong labanan." Nang makauwi ang mga diwende at nakitang patay na si Snow White, matapos sinubukang buhayin ay gumawa sila ng ataon na gawa sa salamin, kung saan siya ay nilagay nila sa may mga bulaklak upang mabantayan nila si Snow White sa umaga at gabi. Isang araw, may batang prinsipe na dumating kasama ang kaniyang mga ngaso. Nang makita niya ang ataon na gawa sa salamin, ay bumaba kaagad siya sa kaniyang kabayo at mausisang tinignan ang babae sa loob. Natila si Snow White ay nasa mahimbing na pagtulog lamang dahil ang balat nito ay kasing puti pa din ng niyebe. Ang kanyang mga labi ay kasing pula ng dugo at ang kanyang buhok ay kasing itim ng kahoy. Ang kanyang kagandahan ay nakapagpabighani sa prinsipe. Nakikiusap siya.
O maaari ko bang dalhin ang ataol sa aking pag-alis? Bibigyan ko kayo ng maraming kayamanan na higit pa sa gusto nyong makuha sa pagmimina sa kabundukan. Hindi, hindi! Napakahalaga niya sa amin. Higit pa sa lahat ng ginto sa mundo. Ngunit, na makita ng mga diwende na nahulog ang loob ng prinsipe sa kanilang mahal na si Snow White, sila ay naawa dito at ibinigay sa kanyang ataol bilang isang regalo. Sinabi ng prinsipe sa kanyang mga kaso na dalhin ang salamin ng maingat sa kanyang palasyo. Ngunit, sa kanilang pagbubuhat, isa sa kanila ay natisod sa isang ugat. At sa pag-alog ng ataol ay nahulog ang piraso ng mansanas mula sa mga labi ni Snow White. Siya ay nagising at napaupo. Habang nakatingin sa kanya na may pagkamangha, ikinwento ng prinsipe ang lahat ng mga nangyari at agad siyang tinanong kung maaari niya ba itong maging asawa. At si Snow White, na napamahal na simula sa unang tingin pa lamang niya sa prinsipe, ay masayang tinanggap. Isang malaking pagtitipon ang ginanap sa karangalan sa kanilang kasal. At isa sa mga imbitadong bisita ay ang kanyang masamang reyna. Habang ang masamang reyna ay naghahanda para sa pagdalo, tinanong niya ang salamin. Salamin, salamin sa dingding! Sino ang pinakamagandang babae sa aming lahat? Pagkatapos ay lumabas ang imahe ni Snow White. Dalawa na ngayon ang reyna. Ang iyong kagandahan ay wala nang silbi. Ngayon ay namumuno na ang ningning ni Snow White sa mundo. Nang marinig ito ng masamang reyna, ay binasag niya ang salamin. At ang mga piraso nito ay nalaglag sa sahig. At napuno siya ng galit at inggit. Hanggang ang kanyang puso ay sumabog. At siya ay natumba at namatay. Subalit, si Snow White at ang kanyang prinsipe ay namuhay ng masaya habang buhay.